Dating miyembro ng grupong The Buddies na nagpasikat noon ang kantang Kiliti. At naging usap-usapan noong 2004 dahil sa sexy pictorial nila sa Rojas Boulevard na humantong pa sa presinto at pagdedeklara sa kanilang persona non grata ng lungsod ng Maynila. Ngayon, ito na si Kat de Santos, ang dating sexy starlet na paluha na lang habang ikinukwento ang pagkasira ng buhay dahil 4 na taon na raw siyang lulong sa Cebu. Nangyari po sa buhay talaga namin, nasira po talaga yung buhay ko eh. Ang dating boyfriend daw ang nagturo sa kanyang gumamit ng droga na siya rin pinagdududahan niyang nagsumbong sa mga pulis. Yung ex ko po, hindi ko po alam na alpha na po. Pinahuli po ako. Pinahuli ka? Apo. Paano pinahuli ka? Sinetap niya po ako. Pero sabi ng QCPD, ang pagka-aresto sa dating aktres ay resulta ng tuloy-tuloy na operasyon laban sa droga. Hindi po sinetap, bali po na-chansahan po sila doon. Hindi lang po namin masigurado kung sino po yung sinasabi niyang, hindi lang po identified yung sinasabi niyang kasama niya noon, na sinasabi niyang boyfriend niya. Tinangka pa raw tumakbo ni Kat pero nahuli rin. Nakuha sa kanya ang isang sachet ng Shabu pasado alas 3 ng madaling araw nitong Sabado sa Tagaytay Street, Barangay San Jose, Quezon City. Nakatakas naman ang dalawang lalaking kasama nito. Sabi ni Kat, mabuti na rin na naaresto siya para makapagparihab. Sa record ng Station 1, ito na ang 2 beses na nahuli si Kat dahil sa droga. Una noong April 2010 at inaalam na ng pulisya kung ano ang nangyari sa kaso. Kwento ni Kat, hindi lang siya ang lulong sa droga. Nanay ko rin po nakakulong eh. Dahil? Sa dalas din po. Sana huwag na nilang tularan, huwag na nilang gawin. Nilalang subukan dahil hindi po maganda talaga. Masisira po talaga lahat. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.